Ayan, magandang umaga sa ating lahat at sa ating Panginoon. So, palakpakan natin si Lord. Ayan. So, kamusta naman ang lahat sa inyo? So, parang, ano no, mag 1 month na tayong naka-quarantine. At, kung hindi ako nagkakamali, this is our 6th time na nagbibidyo tayo ng aking preaching. Pero, ito yung way ni Lord para maabot. So, bago ang lahat, magbukas muna ako sa panalangin. Hallelujah, Father, in Jesus' name, salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, dinadakila sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa panibagong araw na muli mo ipinigay sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong pag-asa, Panginoon, na ibinigay mo na naman sa amin, Panginoon. Lord, I pray sa araw na to, patuloy na samahan mo kami, O God, ng iyong banal na Espiritu. Patuloy na manguna ka, mangusap ka, Panginoon, O God, sa iyong salita, Panginoon. Lord, I pray, Lord, sa word mo, mag-increase ang aming pananampalataya. Lord, mag-increase, Panginoon, O God, yung pagtitiwala namin sa iyo, O God. Lord, sa araw na to, patuloy na buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga isipan, Panginoon, O God. Lord, hindi lang namin basta marinig ang iyong salita, Panginoon, O God. Kundi, Lord God, tumatak to sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, O God. At talagang malakaran namin ito sa aming mga buhay, Panginoon, O God. Lord, ito yung panahon, O God, para mas lalong, Lord, lumapit kami sa iyo, mas lalo kaming makinig ng iyong salita, Panginoon, O God. Lord, I pray, patuloy ka mag-minister, Panginoon, O God, sa buhay ng mga taong nakikinig, Panginoon, O God, sa oras na to, Panginoon. Lord, have your way, Holy Spirit, have your way, patuloy na ikaw yung manguna, ikaw ang magsalita para sa akin, O God. Lord, give me wisdom and knowledge, Panginoon, O God. Hindi ko masabi, Panginoon, O God, kung ano, Lord God, yung nasa isipan ko lamang, Panginoon, kundi, Lord God, ang masabi ng aking mga bibig, Panginoon, O God, ay nanggagaling lamang, Panginoon, O God, sa iyong salita. I pray for the purity, sincerity of this message in Jesus' name. Amen and amen. So, kamustahin ko kayo ulit, no? So, how are you, Jesus de Rocl, Buendia, sa lahat ng nakikinig sa oras na ito? So, masaya pa ba kayo? Or malungkot na? Kamusta naman ang inyong pananampalataya, tumataas or bumababa ang inyong faith? So, pero don't worry, kaya nga meron tayong salita ng Diyos. Ito yung magpapalakas, ito yung mag-encourage sa atin, ito yung mag-enlighten sa atin, sa ating mga buhay, lalo na sa panahon ngayon. So, sa nangyayari ngayon, mapapansin natin na dumarami na yung positive sa COVID-19 or marami na naapektuhan ng virus. So, hindi ba kayo nag-worry or nangangamba? Bilang tao, hindi naman talaga mawawala sa atin na makaramdam tayo ng worry or nangangamba tayo. So, minsan naiisip natin, hala, dumadami na yung mga cases, so pwede tayong anytime pwede tayong mahawa. O kaya naman, tumatagal na yung quarantine. So, sa mga hindi nagtatrabaho, praise God. Kasi ang iba sa atin, kahit hindi tayo nagtatrabaho, ang company natin is still nagbibigay pa rin sa atin ng mga sahod natin. And, yun, dumarating sa time na nag-worry tayo. Nawawala yung tiwala natin kay Lord, lalo na ngayon na dumarami na nga yung cases. Tapos, paano na yung mga kakainin natin? Paano na yung mga pera na hawak natin ngayon? So, pwede siyang maubos, tama ba? So, kasi hindi nga natin alam kung hanggang kailan matatapos ito. Yung pandemic na ito, only God knows kung kailan ito matatapos. Kung titingnan mo nga siya, parang walang katapusan. Tama ba? Walang katapusan. Kung titingnan mo lang sa mata mo at hindi tayo magtitiwala kay Lord, talaga maiisip natin na walang katapusan itong pandemic na to. Lalo na araw-araw may mga namamatay. Pero may mga nakaka-recover naman. Pero nadadagdagan. Simula na nag-lockdown tayo hanggang ngayon is parami ng parami kada araw ang nagkakaroon ng COVID-19.
So, kaya hindi naman talaga mawawala na nag-worry tayo ngayon. So, sa mga gastusin natin pang araw-araw, lalo na sa mga nangungupahan. Ayan, sa mga nangungupahan, syempre meron pa rin naman talagang naniningil ng mga renta. So, makikita natin na yung pera na hawak natin is ipambabayad na lang natin. So, paano na lang yung mga kakainin natin or ano man yung mga panggastos natin sa pang-araw-araw. So, nandun na yung worries, andun na yung nawawalan tayo ng kapayapaan, andun na yung parang nawawalan na tayo ng pananampalataya sa nangyayari sa atin ngayon. Pero, ito may ipapanood ako na short film sa inyo, panoorin po natin, and alam ko sa short film nito, magkakaroon ka ng kapayapaan or peace sa iyong puso. So, panoorin po natin ito. Do not worry about your life, what you will eat, or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They do not sow, or reap, or store away in barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to your span of life? And why are you worried about clothing? Consider the flowers of the field, how they grow. They do not toil or spin, yet I tell you, not even Solomon, in all his glory, was clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. So,
Ayan, napanood na natin. So, praise God. So, ang ating preaching or ang aking preaching sa araw na to is sa Mateo or Matthew chapter 6 verse 24 to 34. Matthew chapter 6 verse 24 to 34. So, basahin ko siya. Tungkol ito sa Diyos o kayamanan. Si Lord or ang pera. Diyos o kayamanan, walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Bakit ba sinabi ni Lord sa atin na mas higit ang buhay kaysa pagkain? Syempre, baliwala ang pagkain kung wala ka namang buhay. Tama ba? So, wala ring halaga na may damit ka kung wala ka namang katawan or wala naman mag... dito sa verse 2, pinapakita ng Lord sa atin na mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain, inumin, or sa susuotin natin. Masdan ninyo ang mga ibon. So, nakita natin kanina dun sa short film na nakikita natin yung mga ibon doon na talagang pinapakain sila ni Lord doon. Ayan. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen? Praise God. Higit tayong mas mahalaga sa ating Panginoon kaysa sa mga ibon. Kung pinapakain ng Lord ang mga ibon, paano pa tayo nanilikha niya ayon sa kanyang imahe? Sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay ng isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? So, kaya mo bang pahabain ang buhay mo dahil sa worries mo? Amen. So, makikita natin ang pangangamba or worry ay nagpapaikli ng buhay ng isang tao. Bakit kayo nababalisa tungkol sa panalangin? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bakit ba in example dito si Solomon? Kasi si Solomon, binigyan siya ni Lord or ng ating Father God na humingi ng karapatan, mag-request kung ano yung gusto. So, si Solomon, pwede naman mag-request siya na, Lord, bigyan mo ko ng yaman. Bigyan mo ko ng magandang kaharian. Lord, bigyan mo ko ng malaking ganito, maraming lupain, maraming kayamanan, maraming ari-arian. Pero alam ninyo si Solomon, never nag-request ng ganun sa ating Panginoong Jesus Cristo. Ang ni-request niya sa ating Ama, ay, alam mo kung ano, is karunungan. Wisdom. Amen? So, ang ni-request lang ni Solomon is wisdom. Hindi siya naghangad ng anumang kayamanan. Kasi, naiintindihan din ni Solomon na ang kayamanan ay nanggagaling din naman sa karunungan. So, makikita natin sa buhay ni Solomon na hindi siya gaaman pagdating sa pera. Pero alam ninyo, kinalugdan nyo ni Lord, natuwa si Lord sa request niya. Kasi nakita ni Lord yung puso ni Solomon na hindi niya o hindi mahalaga sa kanya ang kayamanan. Gusto lang niya yung wisdom. Kaya ipinagkaloob ni Lord sa kanya yung mga bagay na hindi niya hiniling. So pinagyaman talaga siya ng ating Ama. So nung kapanahunan niya, grabe yung yaman ni Solomon. Hindi masukat o hindi natin mawawari kung ano yung kayamanan na kanyang natanggap. Ayan. So, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan ay ginagatong sa kalat, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya.
Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. So, huwag daw tayo mag-worry kung kapusin tayo sa pagkain or inumin or damit. Hindi ba't ang mga hentil na nababahala tungkol sa mga bagay nito, na bagay na ito, alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliringin sa bawat araw. So, ang title ng aking preaching ngayon is Do Not Worry, You Are Important to God. Ayan. So, Do Not Worry, You Are Important to God. So, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na huwag tayong mangamba dahil mahalaga ka sa Kanya. So, mas higit kang mahalaga kaysa sa mga ibon, sa mga bulaklak, or sa lahat ng mga nilalangin dito. So, we are created by God at hindi niya hahayaan na hindi niya ma-provide yung pangangailangan natin. So, bilang ama, bilang ama natin, so hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga, di ba niya sa kanyang salita, hindi niya tayo pababayaan or niiiwan man. So, si Lord ang nag-create sa atin, kaya hindi niya hayaan na tayo ay mamatay sa buto. Hindi niya maibigay ito, wala tayong masuot ng mga kung ano-ano man. So, hindi natin talaga maiiwasan ngayon na hindi na tayo mangamba sa lahat. Amen. Pero my heart naman is, at peace naman, hindi naman ako nag-worry. So, sinasabi dito sa salitang ito that life is better than food. Amen. So, ang buhay ay mas higit kaysa sa pagkain. Amen. So, God is more important kaysa sa kayamanan na meron tayo. So, sa lahat-lahat. So, makikita natin kasi ngayon, talagang tinetest talaga ni Lord yung puso natin pagdating sa Kanya. Kasi nga, ngayon, kung nagtatrabaho ka tapos wala kang trabaho, kasi nag-stay at home tayo, so, syempre, hindi naman sa lahat ng oras is bibigyan pa rin tayo ng ating company. Amen? So, yung perang nakatago mo, kung nag-ipon ka, unti-unti mababawasan yan or pwedeng maubos. Kung may business ka, kakapatayo mo pa lang ng business, hindi ka makapag-business ngayon dahil nga, dahil sa quarantine na meron tayo, lahat yan ay may perang usapan. Lahat yan umiikot ang pera pagdating sa ganyan. Pero sinasabi ng Lord sa atin, don't worry, you are important. So, we are important to God. Amen. So, nangangamba ka ba sa oras na to? Amen. Nangangamba ka ba sa oras na to? Sinasabi ko sa iyo, sinasabi ng ating Panginoon, na huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba dahil importante ka sa Kanya. Alam mo kapag, alam mo yung tao, importante, di ba? Kahit anong mangyari, gagawa at gagawa ng talaan yan para maparamdam sa'yo na importante ka. At kung ano man yung meron siya, ay talagang ibibigay niya. So, ganun din si Lord sa atin. Sa panahon ngayon na nasa crisis tayo, hindi niya tayo papabayaan. Ibibigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin. Amen. So, syempre hindi rin naman, lalo na kung nagsisimula ka sa pananampalataya, hindi agad mo talaga maano sa sarili mo na magtiwala kay Lord. Pero, sa oras na to, magtiwala ka lang. Amen. Alisin mo lahat ng worries na meron ka sa puso. In Jesus' name. Yan. So, how to overcome your worries? How to overcome your worries? Paano ba natin ma-overcome yung mga worries natin? So, meron lang naman akong dalawa dito para ma-overcome natin kung ano man yung worries natin. So, sabi nga sa Matthew 6 verse 33, alam na natin niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, number one, paano natin ma-overcome yung worries natin? Siyempre,
seek Him first. So, lagi ko itong sinasabi sa kapag nagpipreaching ako na seek God, seek Him first. Kasi kahit anong gawin natin, kahit maging positibo tayo sa buhay, kung hindi natin siniseek si Lord, hindi magtatagal na positibo ang ating isipan. Kahit anong gawin natin pagpapalakas sa sarili natin, pero kung wala doon na siniseek mo si Lord sa buhay mo, baliwala. Hindi yan magtatagal. Kaya, sabi nga, seek Him first. Amen? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya nga, inalaw ni Lord na mangyari ito para lumapit ka sa Kanya, para hanapin mo siya. Amen? Sabi ko dito, don't seek for food, don't seek money. Amen? Ngayon kasing crisis ang mga tao, or minsan sa atin tayo, minsan nagsisik tayo na mabigyan tayo ng mga pagkain, mabigyan tayo ng pera sa sitwasyon ngayon. Amen? Parang lagi na lang tayong umaasa na may bibigay sa atin. So, nagsisik tayo ng assistant, or naghahangad tayo na may mga taong tutulong sa atin. So, hindi naman masama yun. Pero, paano kung walang magbigay sa'yo? Walang magbigay sa'yo ng pagkain, walang tumulong sa'yo. So, nandun yung sumasama yung loob mo, nagtatampo ka. Amen? So, hindi si Lord ang sinisik mo, kundi umaasa ka sa tao. So, tinuturuan tayo ni Lord sa oras na ito na umasa tayo sa Kanya. Siya yung hanapin natin at hindi natin hanapin yung kayang itulong sa atin. Amen? So, di ba, ngayon meron tayong tinatawag na sack, or kaya naman meron talaga tayong inaasahan na may magbibigay sa barangay natin ng mga relief goods. Hindi masama yun kasi talagang matatanggap at matatanggap natin yan kasi yan ang pangako sa atin ng ating Pangulo. Pero paano kung hindi mo yung natanggap? So, magwawala ka, ayan, mag-iinit yung ulo mo dahil hindi nabigay sa iyo yung inaasahan mo. Amen? So, hindi tayo o hindi natin sinisik si Lord sa buhay natin, kundi ang sinisik natin yung tao. So, kaya nandun yung time na parang nadidismaya tayo. Ako, honestly, I'm not expecting for any assistance na may tumulong sa akin. Hindi sa pagiging ma-pride yun. Kundi, umaasa ako ng buong puso kay Lord. At hindi ako umaasa na bigyan na lang ako ng ganito, ganito, ganyan. Kasi nga, alam mo yun, meron naman akong Panginoon na talagang doon nakafocus yung isipan ko. So, hindi yun extreme, kundi pananampalataya ko kay Lord yun. And very thankful ako sa mga talagang tao na, alam mo yun, na ginagamit talaga ni Lord na tulungan ka, makapagbigay sila ng goods sa'yo, ng relief. Amen. So, kasi ganun yun eh. Pag nag-seek ka kay Lord, magpo-provide siya ng pangangailangan natin. Amen. So, hindi yung, alam mo yun, hindi yung puro blessing yung sinisip natin. So, maging maingat din po tayo dito na bilang isang tao or bilang isang Kristiyano, minsan dahil alam natin na kay Lord tayo, masyado tayong request ng pagpapala. It's not bad. Pero bakit gano'n na lang lagi, Lord, pagpapala, Lord, pagpala, araw-araw, pagpapala na lang, hindi ka na ba napapagod na kakahingi kay Lord, which is hindi naman talaga masama. Sabi nga sa Matthew 7:7, as in you will seek and you will find, knock and the door will be open to you. So, ano naman, binigyan tayo ng karapatan ni Lord na talagang manghingi sa Kanya. Pero kung yun na lang yung lagi natin ginagawa, di ba parang, para sa akin ha, parang nahihiya rin naman ako na ako yung lagi nang hihingi kay Lord. So, gusto ko naman, ako naman yung makapagbigay kay Lord. So, sa panahon ngayon, kailangan natin siya yung unahin nating isik sa buhay natin. Seek the living God who can provide for everything. So, hanapin mo si Lord. Huwag mong hanapin ang tao. Huwag mong hanapin yung cash assistance sa atin, kundi si Lord yung hanapin mo sa buhay. Amen. Sabi nga niya sa Roma 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait,
sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay or hindi kaya niya ibibigay ng masagana ang lahat sa atin. Amen? Kung ang kanyang sariling anak, ang kaisa-isa niyang anak, ay kanyang ibinigay, what more pa ito? Amen? What more pa yung mga pangangailangan natin sa atin? Amen? So, alam natin din yung for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, kabisado natin yan, pero hindi nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. So, sa panahon na yun, nagkakaroon tayo ng more. Always remember, binigay ni Lord ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Paano pa ito na simple lang para sa kanya? So, yung pagkain na yan, bigas na yan, pero nang bali, simpleng-simple lang yan sa ating Panginoon. Ang kailangan lang natin gawin is isik natin siya sa buhay natin. Siya yung unahin natin sa buhay natin. Amen? Kasi alam niyo yun, kapag busy ka sa paghanap mo kay Lord, nagsisik ka sa presence niya, hindi mo na iisip yung mga yung mga kailangan, yung mga pangangailan. Kasi nandun yung natututunan mong magtiwala kay Lord. So, you cannot know that God is really real in your life kung hindi mangyayari sa buhay natin ito. Amen. So, we live by faith and not by sight. So, makikita natin, di ba, nangyayari ito, parang lumalala, dumadami yung mga cases. Pero dito natin nakikilala si Lord sa buhay natin na siya ay Diyos buhay. He is our provider. Amen. So, ngayon, hindi pa natin masyadong nakikita. Pero kung lalakad ka sa pananampalataya, makikita natin si Lord ay talagang kumikilos. Si Lord ay napoprovide talaga sa atin. Amen. So, ngayon, worried ka. Ayan, because kapag nag-worry ka, ibig sabihin, hindi mo pa talaga sinisik si Lord sa buhay mo. So, nagre-rely ka sa nakikita mo, nagre-rely ka sa laman ng bulsa mo or sa sitwasyon natin. So, God show up when we are in love with us. Alam niyo yun na si Lord, gustong-gusto niya ipakilala yung sarili niya sa atin, lalo na sa mga panahon ngayon na parang wala ka ng ibang malapitan, wala ka ng ibang kapitan kundi si Lord. Alam mo ba sa Bible, ang pinaka para sa akin yung best example na dumating sa crisis is si Joseph. Si Joseph the Dreamer na talagang yung kwento niya, kung mababasa ninyo, hindi naging madali. Masakit bilang isang tao or bilang isang kapatid na ipagbilig ka ng kapatid mo. Then yun, nung pinagbili siya ng kapatid niya, napunta siya sa kanilang ayan, tapos napagbintangan siya sa kasalanan na hindi naman niya talaga ginawa hanggang sa nakulong siya. Pero alam niyo, nakita ko maganda ugali ni Joseph. He never complained. He never questioned God. Pero ang ginawa niya is to seek God. Amen. So, sinip niya si Lord sa kanyang buhay kahit sa mga panahon na nasa crisis siya or sa time na nahihirapan siya. Hindi siya nagreklamo kasi ngayon makita natin mga tao reklamador o ano-ano pinagsasabi, simple ganito, reklamo. May nabasa nga ako sa post sa FB. Nalungkot ako sa post na yun kasi sabi niya doon, nagagalit siya sa gobyerno kasi hindi pa daw nakakapagbigay ng relief yung barangay nila tagad-tagad. Eh, isang linggo pa lang naman yun. Sagre-reklamo na siya. Yung sabi niya, paano na daw yung anak niya? Paano daw man niya mapapakain daw yung anak niya kung hindi pa daw binibigay? Nalungkot ako kasi, syempre, ikaw bilang isang magulang, kapag papasok ka sa pamilya, or ano, dapat ready mo yung sarili mo para pag dumating yung panahon na ganito, wala kang ibang sisisi. Amen. So, sinisisi niya sa gobyerno, sinisisi niya sa barangay, na dapat hindi tayo ganun, na kung ano man yung nangyayari sa atin, wala na dapat time para manisip ka. Amen. Dapat ito yung panahon para lumapit tayo kay Lord. Amen. So, dun sa ginawa ni ni Joseph, talagang nalugod talaga si Lord sa kanya. And he was used
by God. Talagang nagamit talaga si si Joseph mightily. So, talagang pinagpala ang kanyang buhay, pinagpala ang kanyang nasasakupan, naging kanang commissioner para kondoon. And talagang ginamit siya ni Lord para sa mga tao in crisis. Amen. So, sa buhay talaga natin, kailangan natin matutunan na isip si Lord. Sa time ngayon, wala na tayo. Ibang kailangang isip kundi si Lord. Amen. Don't seek for food. Don't seek for money. Don't seek for someone who will give assistance to you. Kundi si Lord ang hanapin mo. Kay Lord ka magtiwala. Amen. Para hindi ka nandidismaya. Amen. Sasamalo mo. Close to sa akin, pero hindi ako binigyan. Yung mga ganun ka pa, yung pa, nagtatampo ka pa, sumasama yung loob. Bakit hindi kaya ikaw yung magbigay sa oras na ito? Amen. Kung nakakaluwag ka naman, why don't you try to bless other people? Or bless other people. So, seek Him first. How to overcome your worries? Seek Him first. And pangalawa, live in His will. Ay, bago yun, paano natin malalaman yung paano natin masisik si Lord sa buhay natin? Siyempre, lagi kong sinasabi, read your Bible. If you have Bible in your house, lalo nang nasa bahay ka lang, magbasa ka ng Bible. Amen? So, kung may wala kang Bible, but you have Bible in your cellphone, basahin mo. It's time to read your Bible in your cellphone. So, basahin natin yan. Yan yung magbibigay ng kalakasan, katatagan sa atin. Yan ang magbibigay ng liwanag sa buhay natin sa oras. Hindi pala maging ang Bible, kundi kailangan mo yan basahin. Basahin mo yan. Basahin mo yan para mawala yung mga words. Maraming pangako si Lord dyan na mababasa mo at yun na magbibigay ng pag-asa sa buhay. Amen? Maganda nakikinig tayo ng ganito ng teaching, pero iba pa rin yung ikaw mismo. Ikaw mismo, nagkakaroon ka ng desire sa buhay mo na makilala mo ang ating Panginoon. So, magpapakilala siya sa buhay. Then number two, live in His will. So, mamuhay ka sa kanyang kalooban. Amen. Kung sinasabi ng Lord sa iyo na lumakad ka sa kalooban niya, do it. Amen. Do it. Huwag ka nang mahiya. Amen. Huwag ka nang mahiya, lalo na kung hindi ka mananampalataya. Pero, kinakausap ka na ni Lord na sumunod sa Kanya. Gawin mo, sumunod ka sa Kanya at hindi Kanya papabayaan. And doon mo mararamdaman na mahalagang mahalaga ka sa ating Panginoon. Amen. So, makikita natin sa Bible, yung pinakamagandang example din para sa akin na namuhay sa kalooban ni Lord is si Apostle Paul. Or sabihin natin si Pablo. Isa siyang magandang halimbawa na hindi mananampalataya na naging mananampalataya ng Diyos. Ayan. Grabe yung pagsunod niya sa Diyos and talagang grabe yung pagbabago ni Lord sa buhay niya. Na-encounter niya lang si Lord sa daan, no? Kita mo, naglalakad lang siya, oh. So, doon na-encounter niya si Lord. And ako, naniniwala ako sa crisis na nangyayari ngayon. Maraming kinakatago si Lord at isa ka. Amen? So, kapag sinabi na ni Lord sa'yo na sumunod ka na sa akin, anak. Sumunod ka. Sumunod ka na. Huwag ka nang mangamba. Ano ba? Ganyan. Huwag ka nang mangamba. Sumunod ka na lang kay Lord. Ayan. So, si Apostle Paul, hinayaan niya na gamitin siya ni Lord Jesus Christ. So, kapag mababasa natin yung Bible, grabe yung paggamit ni Lord sa kanya. Sabi nga niya, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Sabi niya sa Filipos 1 verse 21. So, para sa kanya, ang mabuhay ay para kay Kristo. So, mamamatay siya, alam niya, may pakinabang ang kanyang buhay. So, ganun yung naging puso niya para kay Lord. So, nawala lahat ng worries niya. Kasi, alam niyo, kung mababasa niyo yung kwento ni Apostle Paul, masipag siya sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya natatakot magutom. Hindi siya natatakot kung ipapatay siya. Hindi siya natatakot kung ikulong siya. Hindi siya natatakot kung ipagbababato siya. Hindi siya natatakot sa mga salitang hindi maganda.
Kasi alam niya may Diyos siya na kanyang kakapitan. At sa Diyos siya nagtitiwala sa kanyang Panginoong Jesucristo. Kasi ang buhay niya kasi dati ganun, taga-persecute ng mga mananampalataya, pinapapatay ng mga Kristiyano, hanggang sa nabago siya. Amen. So kahit gano'ng kapasama, pwede kang baguhin ni Lord, pwede kanyang gamitin, katulad ng ginawa niya ni Pablo. So, nung lumapit siya kay Lord, sinik niya si Lord sa kanyang buhay, at numuhay siya sa kalooban ni Lord, talagang, alam mo yon, ready na siyang mamatay para kay Lord. Pero hindi siya, alam mo yon, yung tiwala niya kay Lord na hindi pa siya mamamatay hanggat hindi niya napu-fulfill yung mga dapat niyang gawin. Amen. So, kapag na kay Lord ka, mawawala yung worries mo eh. Amen. Mawawala lahat ng alalahanin mo sa iyong buhay. Ayan, so mawawala yan talaga. Amen. So, kamusta naman? Nawawala na ba yung worries mo kay Lord? Nawawala na ba yung worries mo kasi may Lord ka na? Or habang tumatagal yung pandemic na ito, lumalala yung pangangamba mo. Pero ayaw ni Lord na mag-worry ka dahil mahalaga ka sa kanya. Amen. Mahalaga kay Lord. Huwag ka mag-self-pity dyan. Mahalaga ka kay Lord. You are important. You are very so, mahal ka ni Lord. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Hindi niya tayo pinaparusahan. Kundi, gusto lang niya, mas lalo natin siyang makilala sa buhay natin. Ayan. So, ano pa ba yung pagsunod sa kalooban ni Lord? Lalo na ngayon, may inuutos ang ating presidente. Obey the government. Ayan. So, basahin ko dito sa Roma 13:1-5 para malinaw po sa atin ito, ha? Kasi, marami hindi sumusunod dito sa sinasabi ko. Roma 13:1-5. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umihirap. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at siya ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng mga masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti. At pararangalan kanila, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo mapurasahan, kundi alang-alang na rin sa inyong buti. So, isa sa mga kalooban ni Lord sa buhay natin ngayon, isang magsumunod sa gobyerno natin sa ating Pangulo. Diba, napakadali ng kanyang inuuto sa atin na stay at home. Pero, we are letting ourselves na ilagay yung sarili natin sa kapahamakan. Ano ba yung kapahamakan na yun? Yung labas pa tayo ng labas. Diba, yung parang, ewan ko, parang kating-kating ating paa na gumala. Pag di ka talaga sanay nasa bahay ka, talagang gagala ka ng gagala. Pero, sumunod tayo sa ating gobyerno. Huwag na tayo magsalita ng mga masasakit na salita, kung ano pa yung pinupost natin. Kasi hindi madali ang kanyang sitwasyon bilang isang ama ng isang bansa. Hindi madaling mag-decide. Amen. Lalo na matanda na ang ating Pangulo. He is already 75 years old. Isipin ninyo kung yung tatay ninyo 75 years old na. Tapos may mga nagaganan pa sa kanya. Di ba masakit po? Kaya kung may mga complaints tayo, it's better to be quiet. Amen. So, bumalik tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan natin sumunod sa gobyerno or sa itinalaga ng Diyos para sa atin. Amen. Kalooban ni Lord sa buhay natin yun ang sumunod sa gobyerno, sa pamahalaan na ibinigay sa atin ni Lord. Amen. So, wala naman inisip ang ating presidente na masama para sa atin, kundi para yun sa ikabubuti natin. So, obey the government and do good. Gumawa ka ng mabuti. Filipos 4:5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. So, ito pa ba yung panahon para magdamot ka ng kayamanan mo?
anong magagawa mo pa sa pera mo. So, malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, gumawa ka na ng mabuti. Amen? Magpapakasama ka pa ba? Malapit nang dumating si Lord, gumawa ka na ng mabuti. Yun nga. Sabi ko nga sa mga, yan, sa mga disciples ko, habang nasa bahay tayo, mag-isip tayo kung ano yung pwede natin gawin mabuti. Yan. Kung may kakayahan kang tumulong, tumulong ka. Amen? Kung may kakayahan kang magpala, gawin mo magpala. So, huwag tayong hintay na hintay na tayo ang pagpalain. Kung meron naman tayo, bakit hindi natin gawin na magbigay or magpala sa mga tao? Amen? Hindi mo naman kailangan i-broadcast na tumulong ka. Ang Diyos na ang nakakaalam na sa ginagawa natin. So, mag-isip tayo, kalooban ni Lord yun, na gumawa tayo ng mabuti. Kasi sa panahon ngayon, sa crisis natin ngayon, nakikita natin kung sino ang mga totoo sa hindi totoo. Sino ang totoong mananampalataya sa hindi totoong mananampalataya. Makikita natin sa panahon ngayon kung sino ang totoong mapagbigay sa hindi mapagbigay. Amen? Makikita natin ngayon kung sino ba yung totoo sa mga mga politiko or hindi. Amen? Nakita natin kung sino talaga yung mabubuti ang kalooban. Amen? Makita natin sa showbiz kung anong sinasabi, di ba? Sa ating presidente. Dati, ano pa na tayo eh, maraming tao humahanga sa kanila. Ngayon, hindi na sila hinahangaan ta. Dahil sa mga salita na kanilang sinabi. Kasi pagdating ngayon sa crisis, makikita mo kung sino talaga ang may mabuting puso. Sino ang may mabuting puso? At nawa tayo yun. Yung may mabuti tayo. So, kalooban ni Lord na maging mabuti tayo, magpakabuti tayo, at gawin natin yung mabuti sa harapan ng Lord. Hindi ito yung panahon para magwala tayo, mag-ingay tayo, mag-isip tayo, magsalita tayo ng mga hindi magaganda, kundi ang kailangan tao sa oras na ito is encouragement. Amen? Ang kailangan ng tao na makaranas siya ng kabutihan na nanggagaling sa Diyos, nanggagaling sa tao, at hindi kung ano pa man. Amen? So, maging mabuti tayo dahil malapit na dumating ang ating Panginoon. So, huwag natin masyadong pahalagahan kung ano man yung pera natin sa oras na ito dahil mauubos yan. Magpala ka. Amen? So, magpala tayo. Don't risk yourself to get well. Diba makikita natin sa verse na ito na inano sa atin ni Lord na huwag tayong masyadong sa kayamanan. Yung parang hayok na hayok sa kayamanan. Yung parang niriris mo yung sarili mo para magkaroon ka ng kayamanan. Amen? Amen. Higit kang mas mahalaga kaysa sa pagkain. Higit kang mas mahalaga kaysa sa damit. Alalahanin mo na mahalaga ka sa ating Panginoon. Trust the Lord. Ito yung time para magtiwala ka kay Lord. You are very important. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa alanganin dahil sa alalahanin mo sa buhay. Inuulit ko, huwag mong ilagay ang sarili mo sa alalahanin dahil yung pag-aalala mo ay yan ang magpapaiti. Ito yung panahon para magtiwala ka kay Lord. Siya ang magpapahaba ng buhay mo. Siya ang magpo-provide ng pangangailangan. Don't risk yourself just to have wealth or para makakuha ka ng kayamanan. God knows, sabi sa kanyang salita, alam ni Lord ang pangangailangan mo sa oras na ito. Ang kailangan mo lang gawin is magtiwala ka sa Lord. Alam niyang marami kang bayarin. Hayaan mo na i-provide ni Lord yan. Amen. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kasama mo ang Diyos. Amen. Do not worry. You are important to God. Don't risk yourself. Amen. Don't risk yourself. Do not worry about tomorrow, but make the Lord important in your life. So, meron tayong may kasunduan dito na hindi ka papabayaan ni Lord basta siya ang uunahin mo sa buhay mo. Pag siya ang inuna mo sa buhay mo,
ibibigay niya lahat sa iyo. May God your priority and not the wealth. We cannot serve two masters, sabi yan sa Matthew chapter 6 verse 34. You will hate the one at mamahalin mo ang iba. Amen. You will love the world or you will love the world. Ito lang yan. You will love the world or you will love the world. Mamahalin mo ang salita ng Diyos or mamahalin mo ang alok ng mundo. Amen. So you cannot serve two masters. So ito yung panahon na tinetest ni Lord yung pananampalataya natin, yung pagtitiwala natin sa kanya. Ano ang pipiliin mo? Diyos or kayamanan? Amen. So kasi kapag nag-worry ka sa buhay mo, sa future mo, pahahalagahan mo ang kayamanan mo. Amen. Pero kung mas malaga ang Diyos sa iyo, magtutunan mo magtiwala sa kanya. So, para mawala yung worries mo, seek Him first. And number two, live in His will. Amen? So, do not worry. You are important to God. Do not worry. You are important to God. Mahalaga tayo sa ating Panginoong Jesucristo. And samahan tayo lagi ni Lord sa laban natin ngayon sa pananampalataya. Magpalakas ka. Amen? Magtiwala ka kay Lord. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Tumingin ka sa taas. Ayan, tumingin ka sa taas. Makikita mo or mararamdaman mo ang goodness ni Lord sa buhay mo. He will provide lahat ng pangangailangan. Amen? Amen. Amen. But thank you, Lord. Thank you, Lord, for your provision. Lord, hallelujah, Father, in Jesus' name, salamat sa iyong salita. Salamat, Lord God, sa simpleng salita, Panginoon O God, na nag-aalis, Panginoon O God, ng takot namin, pangamba namin, O God, sa mga pangangailangan namin, sa kakainin namin, at sa future namin, Panginoon, Lord, I pray sa oras na to, mga tao na kikinig sa oras na to, Lord, kung may mga worries sa kanilang puso, sa kanilang isipan, Panginoon, ay alisin mo in the name of Jesus Christ. Lord, buksan mo ang kanilang mga matang espiritual, ang kanilang tengang espiritual, Panginoon, para makita nila, Panginoon, at marinig nila, Panginoon, God, ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, hindi sila matakot sa mga nangyayari, Panginoon, God. Hindi, Lord God, mas tumaas yung pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Lord, ito yung time para, Lord God, na magpakilala ka sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi ka nagsasawang palakasin kami. Hindi ka nagsasawang i-encourage kami, Panginoon. Lord, hindi ka nagsasawa na abutin kami, Panginoon,
Lord, hindi ka nagsasawa, Panginoon o God, na receive kami, Panginoon o God. Salamat, Lord, napakabuti mo, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, dumating man kami, Panginoon, sa bagyo, Panginoon. Nararanasan man namin, Panginoon o God, sa buhay ng aming Pangulo, Panginoon, salamat dahil pinatatatag mo ang kanyang kalooban, pinipigil mo siya ng mas ng Panginoon. Lord, palakasin mo ang kanyang kalooban sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na hindi siya mawalan ng pag-asa, Panginoon, kundi Lord God, tumatag pa siya, lumakas pa siya, Panginoon. Salamat dahil siyang binigay mo presidente sa amin, patuloy na gagawin. Lord, surround him with happy people, Panginoon, may tamang judgment, Panginoon, good judgment, Panginoon, gano'ng makakatulong sa kanya para mag-decide, Panginoon, sa inyo. So, Lord, salamat din sa buhay ng mga frontliners na Panginoon, na Lord, handang ibigay ang kanilang mga buhay, Panginoon, para makasalba o makapagsave ng mga tao. Lord, salamat sa kanilang puso, salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, na hindi nila pinagtatapon, Panginoon. Lord, patuloy mo pa silang proteksyonan, O God, ng iyong presensya, ng iyong banal na dugo, Panginoon, O God. Lord, hindi namin alam kung kailan ito matatapos, Panginoon, pero Lord God, naniniwala kami, Panginoon, O God, na isang araw, Panginoon, ay mawawala ito, Panginoon, katulad ang ginawa mo, panahon, Panginoon, o God, mong mawawa. Lord, hindi naman po ito habang buhay. Hindi, Lord, God, may itinuturo pa lang sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat. Salamat, o God, sa mga taong nakikinig. Bless their life, bless their heart, bless their family, Panginoon, at patuloy mo silang patuloy na i-provide mo ang mga needs nila. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. So, bilang pagtatapos, itaas po natin ang ating mga kamay. Bilang lingkod na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang sambahan, sinasalita ko sa inyo ang kalakasan, pag-iingat, provision ng ating Panginoon, patuloy na lumakas ka, sumigla ka sa iyong pananampalataya, lubos mo pa siyang makilala sa iyong buhay, at patuloy na maranasan mo ang kanyang mga himala, mga pabor at pagkilos sa iyong buhay. Tanggapin mo ang pagpapalang ito in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, God bless sa lahat.